Hello, happy anniversary. Na-expect mo ba to na aabutin pala siya ng 5 years tong Amazing Earth? Hindi. Hindi talaga namin ina-expect kasi nung nag-umpisa kami, sabi namin, uy, ano, magano kaya tayo magsa-second season? Tapos, nagkaroon ng second season. Tapos, nagkaroon ng first year hanggang sa tumuloy-tuloy. Malaking factor din yung pandemic kasi time na malalaman mo kung paano ka makakapag-adapt, di ba, sa ganitong klaseng sitwasyon. And luckily, the people behind Amazing Earth were able to think of ways on how to still tell these amazing stories despite our circumstance, di ba? So, ang galing dahil naitawid. And right now, isipo, imagine nyo, 5 years na pala. Sa totoo lang, hindi rin namin naramdaman na 5 taon na kasi it always feels like day one whenever we are together on set. Dahil ganun parati ka-fresh yung aming mga kwento, ganun parati ka-fresh yung aming mga sarili. Kahit mga sarili, parating fresh. Dahil sa totoo lang, gustong-gusto namin bumabiyahe sa mga malalayo, pumunta sa Palawan, pumunta ng Zambales, yung mga ganyan. Dong, ito bang Amazing Earth, would you say, sa mga shows mo, ang isa sa talagang nakapanood ni Nasiya? And ano reaction nila? Hindi lang sa napapanood, na hanggang sa bago matulog, talagang parang pati sa panaginip nila, naririnig nila. Kasi ginagawa ko yung voiceover ng Amazing Earth dito sa bahay. So meron akong device na talagang ano siya, yung pang-broadcast quality talaga. So ginagawa ko siya bago matulog. So minsan, kasi kailangan ganun para walang maingay. Walang mga dumadanas sa sakyan, di ba? Kasi kailangan malinis yung audio. So minsan, tumatakas ako. Tutulog na kami. Kala ko tulog na sila, tatakas ako. Mag-voice over ako. Maya-maya sumusunod pala sila kasi hindi makatulog yung isa o yung dalawa pag wala ako. So, ang ending, nakikinig sila sa mga voice over. Kaya minsan, maririnig mo yung boses nila sa background kapag sinasubmit ko na yung ano, yung mga recording. Tapos ginagaya pa nila madalas. So, minsan may sarili silang recording. Parang minsan nahuli ko sila. Sabi ko, anong ginagawa nyo? Sabi ko, re-record ako, Amazing Earth. Tapos ginagaya nila yung boses ko na parang storyteller. Super talaga sa yapak niyo yung mga yan, sure ako. Would you say, kung halimbawa ikaw ang hihinga ng marketing campaign ng Pilipinas, parang pwede kayang ano, instead na kung ano man yung meron ngayon ay Amazing Philippines? Well, depende. Kanya-kanyang paraan ng paano mo siya titignan eh. Pero kami, we just make sure that we do our part in, you know, in promoting this amazing earth that we have, di ba? So we make sure that through stories, pinapakita namin yung kagandahan nito at hindi lang sa ano, kumbaga sa visual na paraan, kung hindi lalong-lalo na yung puso, yun ang pinakamahalaga sa lahat. Di ba, paano tayo makaka-relate sa mga kwentong ito? Kumbaga, papakita natin ang puso ng ating mga kwento. Okay. So last na lang, Dong, ano pa yung mga, kung tatanungin ka nila, ano pa yung may sasuggest mo na gusto mong i-picture dito sa Amazing Earth? Madami pa. Kala natin na-feature na natin halos lahat sa loob ng 4 years, napakarami pang po pwedeng maipakita rito. And siguro, this is the part wherein pwede kong sabihin yung mga bagay na pwedeng abangan nila. Dito sa ating 3-part special, we have intriguing stories kagaya ng Cave of Skulls. Magfe-feature kami ng Cave of Skulls sa Masbate. Tapos merong jellyfish swimming sa Bukas Grande, Surigao del Norte. Naku, makikita rin yan. And then, sa mga wild encounters naman, magfe-feature tayo ng Snake Island. Ang Snake Island, nasa Bicol to, kung saan may walo-walo. Diba, isa sa pinaka-deadly na ahas sa buong mundo. Tapos may kwento rin tungkol sa Pinoy fisherman versus octopus sa Palawan. Meron pa sa mga mahilig sa ating mga kapuso personalities and love teams, si Sofia Pablo at Allen Ansay, yung at isa sa mga hottest sparkle teen artists, magki-clean up sa Pasig River. So yung mga kwentong ganito ba na dati ini-imagine ko lang na dati siguro sana makapag-feature kami ng ganon, gagawin na natin sa ating 5th anniversary special episodes dito sa Amazing Earth.
Ayun na. So congratulations, Dong. Ayan, ano, another 5 years, 10 years. Okay, bye-bye. Sana magdilang ang Helga. Why do you think Friday night is the best day and time slot for Amazing Earth? Well, maraming dahilan kung bakit. Isa na doon siyempre, kapag anniversary mo, lalong-lalo na kung 5th anniversary mo na, gusto mo meron ka talagang bagong na ipapakita, especially to your viewers, to your loyal viewers, and to your new viewers. And in this case, siyempre dahil bagong time slot, we also hope to get new viewers dito sa ating programa. Dahil siyempre, the Kapuso Network, kahit sabihin natin number one station, na siyempre, I think the network always works hard para maibigay parati yung gusto ng viewers. So yung weekend programming, mas pinaganda pa at mas pinalakas. Kaya since Friday nights naman talaga yung umpisa ng weekend, di ba? Kapag pagkatapos ng trabaho, pagkatapos ng school, Biyernes talaga yung umpisa niyan ibig sabihin, ready ka na to enjoy the weekend pag Biyernes ng gabi. Kaya yung Amazing Earth, ang kinoconsider na pambukad sa weekend programa. Kumbaga, your weekend adventure starts with Amazing Earth tuwing Friday night. Kaya sana maging ano po ito, bagong Friday night habit sa ating mga manonood. Ano talaga kasi nakaka-boost ng mood Ibig, kumbaga, sineset namin talaga yung magiging mood of the weekend dahil Amazing Earth talks about adventure, it talks about the planet, it talks about animals, it talks about inspiring stories and many, many adventures. So doon pa lang may isip na nila ano kaya mga posibleng pwede nilang gawin sa paparating na weekend.